So hello guys, meron naman tayo ditong aayusin. So LT110, ang problema nito, bangit yung printing nyo. So nagko-complain yung customer kung bakit hindi maganda yung quality ng print nyo. So ang unang gagawin, so nasa check, tingnan natin yung kung ano yung colors, kung color yung wala. So apat lang na yun, black, cyan, magenta, yellow. So guys, may isisingit lang ako, no? Paano pumunta dun sa settings ng printer. So punta kayo ng control panel, type din sa search bar din sa lower part ng computer mo, type nyo control panel, then hanapin nyo dun yung devices and printers. So ayan. So dun, makikita nyo dyan yung printer mo. Then right click lang, right click, and then printing preferences, post maintenance. So dun makikita nyo yung lahat ng head cleaning, power cleaning, saka nasa check. So dito pa makikita natin kung anong color yung wala. So ayan, may black, may magenta, so yellow, saka cyan wala. So try, ang first nagagawin mo dun is mag-heat clean ka. Try mo siyang i-heat clean. Para inusin yung ano niya, yung paint head niya. So minsan may mga situation na na-fix niya, na ayos na yung color, na ibabalik niya yung na walang color. So dapat ganun siya, may yellow, sa kaya mo din, dapat ganun yung lalabas pag nasa check kayo ulit. So in this case, so wala pa rin eh. Ang ginawa ko, power cleaning. So actually, nag-power cleaning na ako, so that's why na hindi na ako makapag-power cleaning. Ginawa ko na ito kanina kasi lang hindi ko nakuha ng video. So una head cleaning, tapos print kayo ng nasa check nyo kung ano nangyari, and then pag ayaw pa rin, try nyo yung power cleaning na option. So yung power cleaning medyo malakas to maghigit ng ink. So dapat print out nyo ulit, ganun pa rin dapat lumabas, dapat kumpleto yung color. Ngayon, pag ayaw pa rin talaga, hindi pa rin makuha sa power cleaning, sa head cleaning. So, it's time to yung print head mismo, bubuksan, tapos babaklasin, tatagalin sa body niya, and then talagang i-clean mo siya separately. Ilabas mo siya tapos i-clean mo siya separately gamit yung solution. So yan, madali lang ito buksan yung LT110. Madali lang siya buksan. Dalawang screw lang sa harapan. Tapos gumamit lang ako ng ano para. So ayun, so rotate mo lang yung roller, yung tawag din yung gear niya para pumunta sa gitna. Kasi nakalock yan, so pag nirotate mo yung gear, tatanggal yung lock mo. So ayun lang, tatanggalin mo. Sundan nyo lang yun guys yung video, so medyo madali lang ito. So pag problem naman ito, let's say pangat yung kung let's say nag-decide kayo na magpalit ng print head, so ganito rin yung gagawin nyo. Pareho lang din naman kasi babakasan din namin dito yung print head nya. So kung magpapalit kayo ng print head, so parang ganito lang din to. Kaya yung sa atin naman is tatanggal natin yung print head tapos i-clean natin gamit yung solution.
Guys, napansin nyo yung puti, ano? Hindi nakuha ng video. So, yung cover niya, parang guide yun eh. So, pag nabuksan niya yun, tapos yung sa print head niya, tatlo yung screws doon. Tatlo lang yung screws. Ngayon, pag natanggal na yung tatlong screws, so, pwede nyo na siyang tanggalin. Ayan. So, pag medyo bago ka palang magbaklas ng print head, so, medyo dahan-dahan lang muna kayo. Actually, kasi medyo mahirap to kasi wala kang mahawakan sa loob eh. Maangat mo siya. Lalo na medyo madalas. So, ayan. Maangat mo siya. Tapos, meron lang yung flex na naka-connect sa kanya. Isang flex lang. Sa lang napuntad mo sa board niya. So atakin mo lang. So ayan, so tinanggalan natin sa ano. So kung mapapalit kayo ng bagong printhead, so ayan lang, labas nyo lang yung bagong printhead niya tapos balik nyo. Pero ngayon, this time gamit tayo ng solution. The same print head pa rin yung gagamitin natin. I-plain lang natin siya. So, meron akong solution. So, yung solution, nahanap kayo sa mga kung saan dyan malapit sa inyo na mayroon solution para sa print head. Para sa print head. So, dyan makakabili din kayo sa kanila ng syringe. Gagawin, hihigupin yung ink, either hihigupin o ilabas yung ink, tapos using solution ipapasok natin sa loob para matunaw yung mga bara. So mostly ang dahilan niya kaya hindi lumalabas yung ink sa print head is that barado siya, either tumigas yung ink, could be matagal nang hindi ginamit, so probably tumitigas yung ink sa loob, or sa labas ng print head. So ang una kong ginawa, kasi meron pa ink sa loob eh, so tinry ko muna siya, pinalabas ko muna siya before ko siya ginamitan ng print, ng solution. So, apat yan para sa apat din na colors. So, lahat yan sila. Labas natin yung ink. So ayan, nabuksan ko yung solution. Kuha tayo ng solution. So ayan, ganun din. Apat din na colors. Apat na din na colors para sabay na lahat. Even though na okay yung magenta sa yung black. Ayan yung black yung marami. So, hindi okay yung black, yung nakompleto siya. Papansin nyo, nakakita nyo yung kumpleto yung holes, yung butas, na lumalabas yun. So, ganun din, oh.
ko rin siya. Tapos pag nag push kayo ng syringe, mararamdaman niyo na hindi siya ganun katigas eh. Kumbaga, pag pinush niyo yung syringe, magaan lang siya i-push. So kung medyo mabigat o matigas, so ayun, medyo may problema yun. Mahirapan lumabas yung ink. So dapat either two times yung gagawin. Or pwede rin ibabad nyo siya. Yung tip lang ng ano, ng print head. Pwede rin siya ibabad. So ayun guys, medyo okay naman siya. Okay naman yung parang kompleto naman yung butas sa print head. So nakita nyo yun. Ayun guys, babalik lang natin. Ganyan lang din naman. Balik nyo lang yan. Yung flex. Pag first time ito guys, dahan-dahan. Balik. Medyo dahan-dahan lang kayo. So after may makabit, balik mo lang siya and then tatlong screws ulit doon, balik niyo. So kailangan pantay din yung paglagay niyo. Hindi nakatagilid. Ayun kanina sinasabi kong parang guide. So pag nung bukas kayo, kabilaan lang yun. Para meron lang kayong, meron lang siyang lock kabilaan. So ano na lang siya. Kabit lang kayo ng medyo tulis para i-unlock siya. Yung guys, shoot na nilang yung video nyo. Ano nilang siya. So, dapat, ayun, ayusin nyo rin dapat. So, dapat hindi siya nag bubuhol-buhol. Makikita nyo rin naman yun eh. So, i-push nyo lang yan. Pababa. So, parang meron kang maririnig yun eh. Merong parang lock. Ayan na naman. So pag okay na yun siya.
mabilis lang siyang ibalik. So ayan na, i-testing na natin. So yung gagawin nyo muna, huwag nyo muna kayang nasa-check kasi walang laman pa, walang laman pa yan yung printhead niya sa lobby. So matry nyo yung head clean para humigop siya ng air papapasok yung printhead or power cleaning, kasi lang yung power cleaning pag nagamit yun sa hindi na magamit ulit. So 12 hours pa before niya siya magamit ulit. So no choice kayo kung power cleaning nila. Pero humigop siya natin. Now, dalawang beses kayo ng power cleaning. Para sigurado na talagang sure kayo na merong laman na yung printhead niya. Kompleto siya. Ayun guys, oh, power cleaning. Sintayin niyo lang. Ah, head cleaning. Sintayin niyo. So, ayun guys. So, after nun, try nyo mag-nasal check. Pag ayaw pa rin guys, pag hindi nyo nakita, yung kompleto yung ano nyo, yung nasal check na. Try nyo ulit mag-head cleaning ng isa pa. So, dalawang beses. And then, try nyo na mag-nasal check. Ito, nasal check tayo. Eh dito isang beses na ako nag-head cleaning. Tagkala, wala mo basa. Ayun na. Ayun, kompleto na. Kompleto siya ng color. So, mayroong